Sa lalong paglapit nga po ng NBA playoffs ay nag-uumpisa na nga pong masilaglagan ang makupunan. Sa katunayan mga idol, ngayong araw lamang nga ay dalawang teams agad ang opisyal nang natanggal sa playoffs. Yan nga ang ating pagkukwentuhan ngayon. Nasusundan ko na rin ng balitang nagselos nga daw si Stephen Curry kay LeBron James at ang balitang may reklamo si Montrezl sa Los Angeles Lakers. Kaya kung gusto nyong malaman ang buong detalye niyan, tara, simulan natin to. Bago nga tayo magsimula ngayon dito mga idol sa ating pangalawang video, ay bisitahin muna at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Siyempre, isang malaking shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nakaantabay at laging nanonood dito sa mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Well tara, halina't ipagpatuloy na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Kahit man nga mga idol, may isang buwan pa naman nga pong natitira bago ang inaabang ang NBA playoffs ay may mga kupunan na nga po sa Western Conference ang opisyal na ditong natanggal. Yes mga idol, eto nga po ang mga kupunan ng Minnesota Timberwolves at ang Houston Rockets na kabilang sa mga pinakakulel at sa standings. Well, nangyari lang naman nga po ang pagkalaglag ng dalawang kupunan na ito sa playoffs simula nang manalo ang San Antonio Spurs sa kanilang laro kontra sa Detroit Pistons sa score na 106-91. Well, ang San Antonio Spurs nga mga idol lang naging basihan dito dahil sila nga po ang pang-sampo at panghuling kupunan as of now na makakapasok sa play-in tournament na may pag-asa pang makapasok sa playoffs sa pagkakaroon nila ng 29 wins. Para nga po sa inyong kalaman, ang Minnesota Timberwolves nga po at Houston Rockets ang nakakakuha pa lamang ng 15-16 wins at may natitira lamang nga po 12 hanggang sa 13 laro ngayong season, meaning hindi na nga po sila aabot o papantay man lang sa record ng San Antonio Spurs kahit maipanalo man nila ang lahat ng kanilang mga natitirang games. Kaya sa maaga nga po nilang pagkalaglag ay mas mapagtutuunan nga po nila ng atensyon ang mga plano sa darating na off-season. So, sumunod na story naman tayo. Sa kabila nga po ng pagiging greatest shooter of all time ni Stephen Curry, ay inamin pa rin nga po nito na may isang pagkakataon nga daw po sa kanyang karir na nainggit o nagselo siya kay LeBron James. Ayon nga po kay Stephen Curry, minsan nga daw po niyang pinangarap na magaya ang mga ginagawa ni LeBron James sa loob ng court, katulad ng kakayahan itong mag-dunk at sumalaksak sa ilalim ng basket. Yes mga idol, parati nga po niyang iniintindi ang lahat ng hindi niya kayang gawin noon. Pero at the end of the day nga, ay napagtanto pa rin nga po nito na kailangan niyang tanggapin ang lahat ng kanyang kakulangan bilang isang basketball player upang magtagumpay. Kaya ang advice nga po niya sa lahat ng mga nangangarap ngayon na maging isang sikat na basketball player ay dapat nga po silang maging komportable sa kanilang sariling kakayahan. Kailangan nga daw po nilang mag-move on sa kanilang mga kakulangan at mag-focus na lamang sa paggawa ng kanilang sariling identity gaya ng kanyang ginagawa. Well, kahit man nga po hindi kayang gayahin ni Stephen Curry ang mga ginagawa ngayon ni LeBron James, ay meron naman nga po siyang sariling paraan upang magdumina sa NBA. Samantala, pumasok naman tayo mga idol sa ating huling storya ngayon. Matapos nga pong mag-average si Montrezl ng 19.5 points at 7.8 rebounds sa kanyang 64.6% shooting noong nakaraang Marso, ay malaki nga po ang pinagbago ng kanyang performance ngayong buwan ng Abril sa pagtatala lamang nito ng 7.6 points at 5.7 rebounds per game. Kaya kitang-kita nga po ang kanyang pag-struggle sa kanilang mga nakaraang games na dulot na rin nga daw po ng mga ginawang pagbabago ng kanilang team sa kanilang rotation simula nang sumali si Andre Drummond. Yes mga idol, malaki nga po sigurado ang naging epekto ng pagsali ni Andre Drummond
sa nakukuha niyang playing time lalo pat pareho ang kanilang nilalaro ang posisyon. Mula nga po sa pagkuha ni Montrezl noon ng 28.3 minutes ay bigla na lamang nga po itong bumagsak sa 18.3 minutes per game. Ngunit sa kabila nga po ng pagbaba ng performance ni Montrezl ay hindi pa rin nga po sa kanya nawawala ng tiwala si Coach Frank Vogel dahil masasandalan pa rin naman nga daw po nila parati ang kanyang depensa. Isa pa, malaki rin nga po ang naiaambag nito sa kanilang huling game kontra sa Dallas Mavericks kung saan nagtala siya dito ng 14 points at 6 rebounds off the bench. So yun lang mga idol, once again, this is J-Zone TV.